Ikaw ang pinakamatalino at pinakamagaling na estudyante sa inyong klase ngunit minaliit at ginawa kang bobo ng inyong napakalupit at napakayabang na teacher, at dahil sa kalupitan nito ay nakita mong nagpakamatay na ang iyong mga kaklase dahil sa ginawa nitong pagbagsak sa kanila. Ano ang mga ginawa ng napakaastig na estudyanteng ito gamit ang kanyang kakaibang galing at katalinuhan upang matalo at maturuan ng leksyon ang kanyang napakalupit na teacher, at iyan ang ating nakaka-excite na aalamin sa kwento ng Three Idiots. Nagsimula ang movie ng Three Idiots nang tinawagan si Farhan ang kanyang kaklase kaya't nagulat siya sa ibinalita nito, at pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Raju at sinabi na ang kanilang kaibigan na si Rancho ay bumalik na. Nagulat din si Raju nang marinig ito kaya't mabilis na nagbihis ito at lumabas, sabik na sabik ang dalawa na makita ang kanilang kaibigan sa dating engineering college na pinapasukan nila ngunit ang nadatnan lang nila doon ay ang mayabang nilang kaklase na si Shatur, at lumalabas na nakipagpustahan pala ito kila Farhan noong nasa college pa sila na magkikita-kita sila after 10 years upang malaman kung sino sa kanila ang pinaka-successful. Nagyabang ito at sinabi na siya ay isang milyonaryo na at vice president ng Rockledge Corporation, ngunit wala namang pakialam ang dalawa sa pagiging successful nito dahil ang gusto lang naman nila ay makita si Rancho dahil napakatagal na nilang hindi nakikita ang kanilang kaibigan. At nang sasaktan na nila si Shatur dahil sinayang nito ang kanilang oras ay sinabi nito na si Rancho ay nasa Shimla, pagkatapos ay sinamahan sila nito papunta sa Shimla, pagkatapos ay ipinakita ang isang pagbabaliktanaw nang pumasok si Farhan sa college, naging magkakaklase sila nila Rancho ayaw talaga ni Farhan na maging engineer at ginagawa niya lang ito para sa kanyang ama habang si Raju naman ay walang tiwala sa sarili, ngunit kakaiba si Rancho dahil kahit binubuli siya ng mga senior ay lumalaban ito, tradisyon na ng mga senior na paghubuin ang mga freshman bilang pagrespeto sa kanila, ngunit kahit na ang lahat ay tahimik na sumusunod sa tradisyong ito pero iba si Rancho, ayaw niyang lumabas kahit na pagbantaan pa siya ng leader ng mga bully na iihiyan nito ang kanyang pinto araw-araw, ngunit matalinong nilagyan ni Rancho ng electric wire ang isang kutsara, at dahan-dahan nitong inilagay ang kutsara sa ibaba ng pinto kaya't nang umihi ang bully ay nakuryente ito at pinagtawanan siya ng lahat. Bumilib si Farhan at Raju kay Rancho dahil sa galing nito, at pagkatapos ay makikilala naman natin ang strictong direktor ng college na si Biro o kilalang bilang isang virus sa lahat ng mga estudyante, isa siyang tipikal na tao na naniniwala na ang buhay ay isang pakikipag-unahan, at kailangan talagang sundin ng mga estudyante kung ano ang kanyang sinasabi upang maging matagumpay, ayaw na ayaw nito ang pag-aaksaya ng oras, taon-taon ay iniipon niya ang mga first year student kung saan ay nagbibigay ito ng isang speech tungkol sa isang special ball pen na ibinigay sa kanya ng kanilang teacher, sinabi nito na ito ay isang astronaut pen na ginastusan ng milyon ng mga scientist upang maimbento at makasulat sa kalawakan, at naghihintay siya na ibigay ang ballpen na iyon sa isang kahanga-hangang estudyante na katulad niya, at sa loob ng 32 years ay wala pa siyang makitang isang estudyanteng pagbibigyan nito, ibig sabihin na masyadong mataas ang tingin ni Virus sa kanyang sarili. Ngunit tinanong siya ni Rancho at sinabing kung hindi sumusulat ang mga ballpen sa outer space bakit hindi na lang gumamit ng lapis ang mga astronaut, makakatipid pa sila ng milyon, ngunit na-shock at walang maisagot si Virus at sinabi na lang nito na babalikan na lang kita sa tanong mo. Kumanga si Farhan kay Rancho ngunit hindi si Rodjo dahil pasaway daw ito sa mga senior at direktor, pinuri siya ng janitor dahil sa pagtatanong niya kanina kay Virus at binigyan niya ito ng perang pambili ng uniform at sinabing makisali siya sa mga klase. Hindi katulad ng ibang mga estudyante si Rancho na basta sumusunod lang sa mga teacher, sumasagot siya sa tanong mula sa kanyang sariling simpleng paliwanag ng tama at praktikal nang hindi nakabase sa libro, ngunit hindi siya naiintindihan ng mga teacher dahil sa kanyang mga kalokohan kaya't pinalabas siya nito, ngunit nakikisali pa din ito sa iba't ibang mga klase, nag-aaral siya sa college ngunit hindi para sa diploma kundi ang may matutunan. Meron ding katulad niya doon at ito ay si Joy, ginagawa nito ang isang project na pang-genius, ngunit sinabi ni Virus sa tatay nito na hindi na ito makaka-graduate dahil nilabag nito ang mga deadline sa isang hindi makatotohanang project na walang kwentang helicopter, at dahil sa sinabi ni Virus ay sobrang nalungkot ang umaasang ama nito, wala talagang pakialam si Virus at di niya binigyan ng pangalawang pagkakataon si Joy upang matapos ang project, sa sobrang pagkadismaya ay itinapon na lang ni Joy ang project kung saan ay kinuha ito ni Rancho. Bakas ang sobrang kalungkutan ni Joy habang naggigitara at mangiyak-niyak na kumakanta ng bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon upang makabangon muli. Samantala ay nakita ni Rancho na ang project ay isang makabago at kailangan lang ng konting policy, pinapayuhan din niya ang dalawang kaibigan na ilagay ang isang kamay sa kanilang puso at sabihin ang all is well kapag may problema, at kahit hindi man ito makalutas sa kanilang problema ay magkakaroon ka naman ng kapayapaan at lakas ng loob upang harapin ito.
Napakaganda ng sinabi na ito ni Rancho at isang aral ito para sa atin, na kahit gaano man kabigat ang mga problema natin ay sabihin lang natin sa ating mga puso na all is well upang ang lahat ay makayanan nating harapin. Nakumpleto na ni Rancho ang drone at nang matapos ay pinalipad na niya ito patungo sa kwarto upang masupre sa si Joy, ngunit wala silang ibang nakita doon kundi ang nakabiti na katawan ng lalaki kaya't dagli silang nagtatakbo papunta sa kwarto ng kaawa-awang si Joy at natunghayan nila ang pagpapatiwakal nito, habang nasa libing sinabi ni Rancho kay Virus na pinatay si Joy ng sistema ng mental pressure sa mga estudyante. Huwag sana nating gawin ang ginawa ni Joy dahil mas mahalaga ang ating buhay kesa sa mga problema natin sa buhay, si Lord ang nagbigay ng ating buhay at siya lang ang may karapatan na bumawi nito, magdasal tayo kausapin natin si Lord at magtiwala at ibigay natin ang lahat sa Kanya, maghinga din tayo ng problema sa ating pamilya at mga kaibigan dahil sila ang biyaya ng Diyos sa atin upang makayanan ito, maging malakas din tayo sa ating mga kahinaan, manatili tayong lumalaban dahil sabi nga ng isang kanta na ang hero ay nananatili at nasa sa iyo lang. Kinabukasan ay kinaladkad ni Virus si Rancho at hinamon siya at sinabi sa harapan ng klase na siya ay mas magaling pa sa mga teacher kaya't siya ang magtuturo ngayon. Nagsulat si Rancho ng dalawang mga kakaibang salita sa blackboard at pinahanap niya ang meaning nito. Nang di mahanap ng lahat ay sinabi niya na pangalan lang ito ni Farhan at Raju. Sinabi nito kay Virus na tinuturoan lang kita kung paano magturo, na hindi katulad mo ay hindi ko pababayaan ang mga mahihinang mga estudyante, at tumakbo na ito palabas. Sinulatan ni Virus ang mga magulang nila Farhan at Raju. Sinabi nito na bad influence si Rancho sa kanilang mga anak. Sinabi ng tatay ni Farhan na layuan ni Rancho ang kanyang anak, ngunit hindi siya pinansin nito at nagandahan siya sa mga kuhang picture sa dingding. Gusto pala ni Farhan ang maging isang wildlife photographer at kaya lang siya nag-engineering dahil sa kanyang ama. Kinumbinse ni Rancho ang tatay nito sa kung ano ang gusto ni Farhan, ngunit nanindigan pa din ang ama nito sa kanyang prinsipyo. Nagpunta sila kila Rojo at makikitang mahirap lang ang buhay ng pamilya ni Rojo, bedridden ang ama at may sakit din ang ina nito, na kay Rojo ang responsibilidad ng kanyang pamilya kaya't may takot ito para sa kanyang kinabukasan. Nagkunwaring bisita sila sa isang kasalan upang makakain ng masasarap. Napansin ni Rancho si Pia at ang nobyo nitong materialistic na nag-uusap tungkol sa isang mamahaling relo. Tinapunan ni Rancho ang sapatos ng lalaki bilang pagpapatunay na isa itong materialistic at sinigawan nito ang waiter at sinabi ang presyo ng kanyang sapatos. Sa malas ng tatlo ay nalaman ni Pia na mga estudyante sila ng kanyang amang si Virus at sinabi nito sa ama ang tatlong magkakaibigan kaya't nahuli silang nag-gate crash sa kasal ng anak ni Virus. Kinagabihan bago mag-exam ay naglagay si Shatter ng mga porn magazine sa mga pintuan ng mga estudyante upang ma-distract ang mga ito. Nang makita siya ni Rancho ay nagduda ito sa binabalak ni Shatter kaya tinuruan niya ito ng leksyon. Isang araw ay inimbita si Shatter na magbigay ng isang hindi speech para sa isang mahalagang charity event. Dahil hirap ito pagdating sa hindi ay nagpagawa siya ng speech nang hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay lihim na pinalitan ni Rancho ang ilan sa mga salita sa speech katulad ng salitang boobs at mga bastos na salita, at sa araw ng event ay walang kaalam-alam si Shatter na ang kanyang mga sinasabi ay puro kabastusan kaya't nagtawanan ang mga manunood at nainsulto ang VIP at nag-walk out ito. Nagalit si Shatter kaya't hinamon niya ang tatlo na kung sino ang magiging pinakamatagumpay sa kanila after 10 years, at isinulat ng mayabang nakaklase nila ang date sa pader. Nagpunta sila ni Pia sa bahay nila Rojo upang dalhin sa ospital ang tatay ni Rojo at nailigtas nila ang buhay nito, kaya't laking pasasalamat ng kanyang kaibigan sa kanya at humingi ito ng tawad kay Rancho. Nakita ni Pia kung gaano magmalasakit si Rancho sa kanyang mga kaibigan kaya't nahulog ang loob nito kay Rancho. Sa wakas ay lumabas na ang resulta ng exams para sa first semester. Nasa pinakamababang posisyon ang rank nila Farhan at Raju, ngunit masaya sila dahil kahit papaano ay hindi sila bumagsak. Ngunit hindi nila inaasahang lahat na si Rancho ay nasa first rank at nasa second rank lang si Shatter. Nalungkot si Virus nang mag-top 1 si Rancho at pagkatapos ay nagpa-picture ang direktor kasama ang dalawang nag-rank at mga nakapasang mga estudyante. Sa pagbabalik sa kasalukuyan ay nakarating na sila Rojo at Farhan sa Shimla kasama si Shatter upang makipagkita kay Rancho. Nakarating na sila sa bahay nito kung saan ay nalaman nila na namatay na ang tatay ni Rancho. Lumapit sa kanila ang isang lalaki na sinasabing si Rancho na ibang tao pala ito, kahit na ang picture na kuha nila noong nasa college pa lang sila ay iba. Nabanggit ni Shatter ang isang great scientist at inventor na ang pangalan ay Wang Du ay pipirma sa kanya ng isang $1 million deal sa susunod na linggo. Bumalik sila sa bahay at tinanong
nila ang fake na Rancho ang tungkol sa totoong si Rancho, ngunit inilabas ng lalaki ang isang baril upang takutin sila kaya't natakot si Shatter at tumakbo ito, ngunit nanatili pa din ang dalawa at tinakot nito ang lalaki na itatapon nila sa toilet ang abo ng ama nito kung hindi nito sasabihin ang totoo, kaya't sa wakas ay umamin na ang lalaki na siya ang totoong Rancho at ang lalaking kaklase nila ay anak ng kanilang gardener na ang pangalan ay Chote. Sa kabataan nito ay palaging ginagawa ni Chote ang mga homework ni Rancho at nag-aaral ito para sa kanya, nang malaman ng kanyang ama ay hinayaan niyang magpatuloy si Chote dahil kailangan ni Rancho ng edukasyon at ng isang degree. Nangako si Chote na hindi na siya makikipag-ugnayan pa sa kanila pagkatapos makuha ang degree. Nang nasa huling taon na nila sa college ay natatakot sila tungkol sa job offering na magaganap sa loob ng 2 buwan, habang nagbibigay ng speech tungkol sa job offering ay ininsulto ni Virus si Farhan at Raju. Sinabi nito na walang kukuha sa kanilang kumpanya, at tinawag niya itong mga talunan at ginawa silang katatawanan sa harapan ng lahat, nang dahil sa galit ay nagpakalasing ang 3 ng gabing iyon at sinabi ni Rancho na alamin nila ang kanilang passion upang mag-top, kaya ako nag-top dahil passion ko ang engineering. Kinuha nito ang bag ni Farhan at kinuha ang sulat ng favorite niyang wildlife photographer. Sinabi nito na mag-quit ng engineering at piliin niya ang photography. Tinawag din nitong duwag si Raju na palaging nag-aalala para sa kanyang kinabukasan. Nangako si Raju at Farhan na gagawin nila ang sinabi ni Rancho kung aaminin niya kay Pia na in love siya dito. Nagpunta sila sa bahay nila Pia. Dumaan siya sa bintana at nakita niya na natutulog si Pia at inamin nito ang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit ang kinakausap pala niya ay ang buntis na kapatid nitong si Mona at natuwa sila kay Rancho. Nagising si Virus at nakita niya ang ihi sa pintuan at nakita din niya si Raju sa dilim. Sa sobrang kalasingan ay nakatulog ang 3 sa klase at kinabukasan ay nagising sila habang nagkaklase. Galit na dumating si Virus dahil nalaman niya na lasing pa din si Raju. Pinatawag niya ito sa kanyang office at sinabing expelled na siya sa college. Umiyak at nagmakaawa ito na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon dahil ikamamatay ito ng kanyang tatay dahil nabubuhay lang ito upang makita siyang makatapos. Ngunit hindi pa din siya pinansin ng malupit na direktor. Sa sumunod na eksena ay makikitang isinugod ni Rancho at Farhan si Raju sa ospital dahil tumalon ito sa building. Salamat na lang at nakaligtas ito ngunit naging paralyzed naman ang lalaki. Sinabi ni Pia na isa palang doktor na nakakakita pa din at nakakarinig si Raju kaya't pinakita nila na masaya sila at tinulungan nila ito upang gumaling. Ginawa ng dalawa ang lahat upang gumising na si Raju. Nagparty din sila para sa kaibigan. Binila nila ng bagong damit ang nanay ni Raju ngunit hindi pa din nagigising ito. Isang araw ay nagsinungaling si Rancho sa kanya. Napakakasala ni Farhan ang kapatid na babae nito kaya't nang marinig ay biglang napangiti ito at nagsalita si Raju. Sinabi nito kay Rancho na mga tampalasan kayo, tumigil na kayo sa pagsisinungaling at pagkatapos ay patuloy na itong naka-recover. Kaya mas maganda talaga na pag may problema gaano man ito kabigat ay lumapit tayo sa ating mapagmahal na Diyos, pamilya at mga kaibigan dahil kahit anuman ang mangyari ay hindi nila tayo pababayaan. Sa araw ng job offering ay nakatanggap ng isang sulat si Farhan mula sa kanyang paboritong photographer. In-invite siya nito upang maging kanyang assistant. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang magpaalam sa kanyang ama. Matapang na nagpunta na din si Raju sa job interview, sinabi nito na tumalon siya sa building at ang lahat ng dahilan kung bakit siya na-expelled. Nakita ng mga interviewer ang pagiging totoo at prangka nito na hindi katulad ng iba kaya't inalok nila ito ng trabaho at napaluha sa tuwa si Raju. Samantala, pagkatapos ng mula sa pusong pakikipag-usap, nakumbinse din ni Farhan ang kanyang ama na gusto niyang maging isang photographer. Napakasarap at nakakaiyak mapanood ang ganitong eksena na makitang pinagbigyan ka at inunawa ka ng iyong magulang na sundin ang iyong puso at kagustuhan. At pagkatapos ay ibinaba ng dalawa ang kanilang mga pantalon sa harap ni Rancho upang magbigay ng respeto kagaya ng ritual nila sa college kaya't napaiyak silang 3. Ngunit nagalit si Virus dahil napatunayang mali siya na hindi makukuha si Raju sa job offering. Habang lasing ay sinabi nito kila Pia na gagawin niyang napakahirap ng exam upang hindi makapasa si Raju kaya't nag-alala si Pia para sa 3. Ibinigay niya ang duplicate ng susi ni Virus sa office nito at sinabi na kuhanin nila Rancho ang mga test paper, at sa kasalukuyan tinawagan nila si Pia upang sabihin na natagpuan na nila si Rancho, ngunit nalaman nila na ikakasal na pala ito. Pinuntahan nila si Pia ngunit tumanggi ang babae na sumama sa kanila kahit na mahal pa din niya si Rancho. Umupo ito sa tabi ni Pia at nalaman na lang nila na ang lalaki na nasa loob ng talukbong sa ulo ay si Raju. Pinalitan pala nito ang groom ni Pia upang makumbinse nila ito na sumama kaya't tumakas sila. Nang gabi bago ang exam ay nagpunta na si Rancho at Farhan upang kuhanin ang mga test paper. Ayaw nilang gawin ito para sa kanilang mga sarili lang, kundi dahil natatakot sila na baka kung ano na naman ang gawin ni Raju kung hindi ito makakapasa.
Ngunit nang makuha nila ang mga test paper ay tumanggi si Raju na gamitin ito at sinabing kahit hindi ako makapasa ay ayos lang sa akin at naging proud ang dalawa sa kanila, ngunit nakaramdam si virus sa ginawa nila kaya't dagli itong nagtungo sa kanilang kwarto at doon ay nakita niya ang test paper sa sahig kaya't agad niyang inexpel ang tatlo. Wala nang nagawa ang magkakaibigan kundi ang umalis at sa pagbalik ni virus sa kanilang bahay ay sinabi ni Pia na ang kanilang kuya ay nagpakamatay dahil pinilit ni virus na maging isang engineer ito, nagalit si Pia sa ginawa ng ama at lumayas ito, at pamaya-maya ay nag-labor na si Mono ngunit nagbaha sa kanilang lungsod kaya't hindi madala ni virus ang anak sa ospital, nakita nila Rancho si Mona kaya't tinulungan nila ito at inihiga sa tennis board, tinuruan ni Pia sila Rancho sinabi nila na lakasan ang pag-iri ngunit nanghihina ito at hindi makahinga, at ang tanging paraan lang upang mailabas ang bata ay ang gumamit ng isang device na vacuum cup, ipinakita ni Pia kung paano ang gagawin sa device sa pamamagitan ng computer kung saan ay nagkaroon si Rancho ng ideya, naisip niya na magagawa niya ang device sa mga bagay na naruroon, pagkatapos ng maraming ginawa sa wakas ay nakagawa na si Rancho ng isang vacuum cup at ginamit na niya ito kay Mona kaya't napanganak na ito. Ngunit nang papaalis na si Rancho ay pinigilan siya ni Virus at ibinigay nito sa kanya ang astronaut pen na ibibigay niya sa isang pambihirang estudyante, at sinagot din niya ang tanong ni Rancho noon sinabi nito na ang lapis ay hindi magagamit sa kalawakan dahil ang tulis nito ay maaaring maging delikado kung luluot ang ito, pinatawad na din niya ang mga estudyante at pinayagan na din niya na kumuha ito ng final exam, sa sumunod na eksena ay graduate na silang tatlo at makikitang si Rancho ang muling nanguna sa kanilang klase, at pagkatapos ng graduation ay sumakay na ito sa isang taxi at mula noon ay hindi na nakita nila Farhan at Raju si Rancho, sinubukan nilang tawagan ito ng ilang beses sa loob ng ilang taon ngunit hindi pa din nila makita ito hanggang ngayon, nang makarating na sila sa lugar ay nalaman nila na ito ay isang school kung saan ay nagtuturo si Rancho, habang naghahanap sila ay nakita nila ang janitor na si Millimeter, sinabi nito na kinuha siya ni Rancho sa eskwelahan upang magkaroon siya ng maayos na edukasyon, sa sumunod na eksena ay nagpunta si Pia kay Rancho habang nagtuturo ito sa isang lawa, lumapit si Pia sa kanya at sinampal siya nito at hinalikan, binugbog siya ni Farhan at Raju dahil sa pag-iwan nito sa kanila ngunit naiintindihan naman nila na kailangang tuparin nito ang kanyang pangako sa tunay na Rancho. Tumating din si Shatter at pinagtawanan at inansulto niya si Rancho sa pagiging isang teacher lang nito, kinumpara nito ang kanyang milyong dolyar na sweldo sa sweldo ni Rancho na 5,000 rupees lang, nang makita nito ang astronaut pen na ibinigay ni Virus ay kinuha niya ito dahil ito daw ay hindi para sa isang loser, tinanong ng grupo kung ano ang totoong pangalan niya at nagulat silang lahat nang sabihin nito na siya ang great inventor na si Mr. Wang Du, na kung saan ay magsasign ng isang deal si Shatter, tinawagan ni Wang Du si Shatter sa kanyang number at sinabi nito na hindi niya pipirmahan ang deal, bakit po sir, paano ako makakapirma ay kinuha mo ang ballpen ko, nagulat si Shatter at pagkatapos ay humingi ito ng tawad at hinubad nito ang kanyang pantalon upang magbigay respeto kay Wang Do ayon sa tradisyon nila sa college. At dito na po Lods, nagtatapos ang movie ng 3 Idiots at sana ay marami kang natutunan dito upang magkaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang kahit anumang problema. Maraming salamat po sa panonood mo Lods at lagi nating tatandaan na kapag may mabigat kang pinagdaraanan ay ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong puso at sabihing all is well. Ingat ka palagi Lods, God bless.